Hey guys! Magandang gabi! Kamusta po kayo? Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nga po nating update ngayon ay pumapatungkol po dito sa Itbulaga na kung saan. Nako, grabe po ang pagka-trending nito sa social media kasi naman napakagandang balita po ng pagkakapanalo ng TVJ. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para mag-i-updated kayo sa mga susunod nating showbiz balita. And ito nga, simulan po natin ang mainit nating update ngayong gabi na kung saan ang TVJ ay trending dahil sa naipanalo po nila no, ang kanila pong isinampa ang reklamo laban po sa Tape Inc. and the GME7. Yung injunction po, preliminary injunction ng title ng Itbulaga. So ayaw na po nilang ipagamit pa sa Tape Inc. ang titulong Itbulaga. And mukhang grant naman na po siya dahil nga ang IPO po ay inano na po nila. Yang ikinansila na po nila ang registration nila sa kanilang titulong bulaga. So grabe yon na Collegiate Americans kasi alam naman po natin na grabe sila nung nakaraan. Halos kala mo tumama po sa loto dahil po sa balita na kung saan nirenew ng Tape Inc. ang kanila pong trademark na Itbulaga. Sabi po ng mga netizens or sabi ng Pro Tape guys ay wala na daw magagawa talagang ang TVJ ay empleyado lamang dahil muling napatunayan ng Tape Inc. na sila talaga ang tunay na Itbulaga dahil sa pagkakarenew nila sa IPO. Pero alam niyo naman guys, ang TVJ hindi po naapektuhan noong mga panahon na yan dahil alam po nila na walang kwenta rin lang naman yung renewal na yun dahil trabaho yon ng IPO. Basta masabi lang o mapatunayan lang na patuloy nilang ginagamit or active pa rin ang Itbulaga ay bibigyan nila ito ng renewal ng trademark na Itbulaga. But still, kahit kakarenew pa lamang po ng IPO sa trademark ng Itbulaga ng Tape Inc. ay po pwede pa rin po yung ipa-cancel anytime. Basta po sa legalities guys, ito. Yung tinatrabaho po ng TVJ ay mapanalo po nila ito. And ito nga po yung nangyari ngayon. Naipanalo ng TVJ kaya ayon. Kahit po kababago lamang ng renewal nila ay napabasura naman agad-agad. Kumbaga ay baliwala lamang din yung renewal nila. Nag-aksaya lang sila ng oras sa pagpaparenew ng trademark. Kasi hindi naman po talaga porke ikaw ang nakapagpa-registered, ikaw ang unang nag-registered, ay ikaw na ang totoong may-ari. At yan po yung ipinaglalaban ng TVJ. So hindi pa man po ito main case pero napaka-importante po nito para po sa TVJ and of course para po sa ating lahat na legit na records kasi sabi nga po ni Tito Sen kaya rin nila pinapatigil ang paggamit ng taping ng titulong Itbulaga dahil kanilang minamanipula ang mga tao na sila ang tunay na Itbulaga, 'di ba? Hanggat ginagamit nila ang titulong Itbulaga ay naakala at iniisip ng mga tao na sila talaga ang Itbulaga. So maganda po talaga na mapatigil itong paggamit hanggat patuloy pong pinaglalaban ng TVJ ang titulong Itbulaga at habang may issue pa talaga sila, ka-OG ay mas mainam nga naman no, na walang gumamit ang TVJ nga guys. Eh hindi po nila ginamit ang titulong Itbulaga dito sa TV5. Ang akala po ng mga netizen porque EAT ang ginamit ng TVJ is that alam din ng TVJ sa sarili nila na wala silang laban or alam din ng TVJ sa sarili nila na hindi sila ang tunay na bulaga. Or hindi nga nagawa ng TVJ na gamitin ang titulong Itbulaga. No! Hindi sa walang nagawa ang TVJ. It mas pinili lang nila munang huwag gamitin. Kasi ito yung ginagawa pong pang-depensa ng mga pro-tape, lalo na yung mga pages sa Facebook, di ba? Kung nababasa po ninyo, sabi nila, sa titulo pa lang, sino ba ang gumagamit ng Itbulaga? Di ba daw po ang Tape Inc. at hindi naman ang TVJ? Of course, kasi
ayaw muna gamitan ng TVJ. Gusto nila malinis, gusto nila wala pong hadlang kapag kagagamitin nila ang titulong Itbulaga. It's not that wala silang magawa dahil taping talaga ang tunay na may-ari. Matalino lang po talaga ang TVJ at sa legal po nila gusto idaan ito. Kasi ganoon po sila kakampante na sila ang tunay na Itbulaga. Kaya nila itong dalhin sa korte. Sige, kaya naming patunayan na sa legal na pamamaraan na kami ang Itbulaga. Hindi lang pakikipag-agawan ng ganyan. Gagamitin din nila sa TV5 tapos ginagamit din ng taping sa JME7. So, sa legal nila dinadaan. Para nga naman pag ginamit po nila ito sa TV5 ay hindi po madudungisan ang Itbulaga. At the end of the day, mahal po nilang Itbulaga. So, kung gagamitin po nila ito, ay yung sure po na legal nila itong gagamitin kasi sila ang tunay na Itbulaga. And ngayon nga guys, nakakatuwa na talagang naisigaw na rin po ng TVJ sa kanila pong Facebook page, ang Itbulaga. So meron po silang post ngayon sa kanilang official na Facebook page. Ayan guys, kung makikita po ninyo, talagang isinama po ng TVJ ang Digital Records. Hindi lamang po sila ang nakaabida dyan, pati po ang Digital Records kasama po dito. Kasi hindi lang naman po nila ito laban. Laban po ito ng lahat ng mga Digital Records. So isang libot, isang tuwa, buong bansa, and buong mundo pa. Itbulaga, grabe nakakaano guys, nakakamiss na talagang binabanggit po ng TVJ ang Itbulaga or ng mga Digital Records ang Itbulaga. Sana nga po sa sunod ito ay sa studio at sa TV5 na po isisigaw ang titulong Itbulaga. And kung makikita nyo nga po dito, pinuno po ng pagbati, ng congratulations ang TVJ dahil sa pagkakapanalo po nila. And ganun siguro talaga ka-Legita Records, lalo na kung alam niyo po sa sarili ninyo na talagang kayo ang tunay na may-ari. Ipaglalaban po ninyo ito ng legal. And one down guys, hindi pa man main case. Pero kung mababasin niyo lamang yung reasons, napaka-big deal guys. Kasi hindi pa man nga po ito main case, pero dun pa lamang sa reasons na hindi kayang patunayan or hindi makapagbigay ng sagot ang taping kung paano nila nabuo ang titulong Itbulaga kung kanila talaga ito, napakalaki po, nangangamoy yung malaking pag-asa na talagang Itbulaga ay uuwi na sa TVJ. Dahil base po sa update, ay kaya natalo ang tape ay dahil hindi nila kayang patunayan na kanila ang Itbulaga or hindi nabigo sila sa pagsagot kung paano nila nabuo ang Itbulaga. Bakit Itbulaga ang kanilang tinitle sa kanilang noon time show? Syempre hindi po nila masasagot 'yan kasi ano ba namang malay po nila sa pagkakabuo ng Itbulaga? Bakit 'yun yung naisipan nilang title? Kung may makakasagot po niyan ay yung tunay na creator nito and wala pong iba 'yon kundi si Henyo Master Joey De Leon. Grabe, napaka-detalyado pa naman ni Henyo Master magkuwento kung paano niya nabuo ang titulong Itbulaga. Diba guys? So sabi nga dito, kinansila na ng Intellectual Property Office of the Philippines ang trademark registration ng Television and Production Exponent Inc. or Tape Inc. sa pangalang Itbulaga at EB ayon sa IPO Bill ay hindi napatunayan ng tape kung paano nila nabuo ang Itbulaga mark. Samantala, nakapaglabas ng testimony at ekspekulasyon ang mga petitioner na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kung paano nila nabuo ang Itbulaga kaya sa kanila pumabor ang desisyon. Ang sarap pakinggan guys, di ba? Kasi kayang-kaya po talaga nilang ipaliwanag yan. Kasi sila naman talaga or si Henyo Master naman talaga ang nakabuo ng titulong Itbulaga. Siya yung creator niyan eh. And take note ng binuo yan ni Henyo Master ay hindi siya nakakontrata sa Tape Inc. or kahit doon sa una po nilang
una po nilang production, nasabi, eh, pagmamayari din daw nila ng mga halos-host. Pero ganun pa man, walang contract nung ginawa. So, period, si Joey De Leon talaga ang tunay na may-ari. Sabi pa dito, the petitioners prove that it is the organator and owner of the contested Itbulaga Mark. Petitioners' explanation or story on how initially the idea of the Itbulaga Mark came about did seem believable and credible ayon sa desisyon ng IPOPL. Sabi pa po dito, it added, considering that petitioners are the owners, they have absolute and exclusive right to register the Itbulaga Mark and all variation thereto, including the subject mark, Itbulaga, mark of the EB mark under its name. Reacting to news, Tito Soto wrote on a Facebook post, praise God, salamat sa God sa aming panalangin. Samantala, ayon naman dito sa ilan pong mga netizen mula kay Emilia Zagon na bilang isang senior at the age of 70 years old na nakasubaybay sa pagsisimula ng Legit Itbulaga, TVJ ay sobrang tuwang-tuwa sa naging resulta ng ating paghihintay. Super masaya. Thank you po, Lord. Ayon naman kay Elsie Dinogama. Ayan, magsaya tayong lahat mga legitimate cards sa wakas. Nanalo tayong lahat. Congratulations Sir Joey and TVJ and the Davray cards. So yun lang muna guys ang update natin para ngayong gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.